Tama si Badet, Nay. Tay, kuha na lang kaya tayo ng albularyo. Kesa naman sa laging ganyan si Camille. Nahihirapan na yung bata eh. Bale Chang, pakilagyan na lang po siya ng luya. Tsaka kailangan may kulambo at sa gitna niyo po siya palagi ah. Ito po yung lola ko, Albularia. Lola, si Chang Gina po. Tsaka anak niya po si Colleen. Pakialamero ka! Tandaan mo! Mamatay man ako, babalikan pa rin kita! Sinubo ka na rin ba ng kapalaran? Humantong ka na rin ba sa punto na halos hindi mo na alam ang gagawin? Ako kasi, oo, matindi ang napagdaanan namin noon ng mga magulang at kapatid ko sa panlilin lang ng aswang na akala namin noon maaasahan. Pero yun pala, kapahamakan ang inabot namin sa kanya. Hindi ko nasasabihin kung taga saan ako. Respeto na rin sa mga taong nakatira sa aming lugar. Ang kwentong ibabahagi ko, magsisimula sa panahong nagkasakit ang kaisa-isang kapatid kong si Camille, na noon ay nasa isang taong gulang pa lamang, habang ako, 18 na. Ako nga pala si Colleen, at ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ano bang gagawin natin, Simon? Wala naman daw sakit ang anak natin, sabi ng doktor. Pero bakit mataas pa rin ang lagnat niya? Hindi ko na rin alam ang gagawin ko, Gina. Siguro talagang pinapakailaman ng mga hindi ko nakikita itong anak natin eh. Eh kung ganun, albularyo po ang kailangan nyo, Chang, hindi doktor. Tama si Badet, Nay, Tay. Kuha na lang kaya tayo ng albularyo. Kesa naman sa laging ganyan si Camille, nahihirapan na yung bata eh. Marami naman kami sa loob ng bahay noon. Kasama rin namin ang pinsan kong tomboy na si Badet. Nagbakasyon lang naman siya noon sa amin at galing pa siya sa syudad sa sentro mismo ng aming probinsya. Nagkataon naman na ganun ang nangyari kaya pati tuloy siya na mumroblema. Ang kapatid ko noon, iyak ng iyak, at ang iyak niya talaga, halatang nasasaktan. Humahaba pa ang hiyaw niya at nanginginig sa dulo na parabang namimilipit talaga siya. Kapag naririnig ko ang ganong iyak niya, nadudurog ang puso ko sa sobrang awa. Kung ganon, maghahanap ako ngayon din. Eh sino naman ang kukunin mo? Ewan ko, hindi ko alam. Basta alis ako. Colleen, huwag niyo iiwan to nanay mo dito ah. Hindi kasi pwede na hayaan lang natin nahihirapan si Camille. Kawawa ang bata. Eh samahan na po kita, Chong. Hindi maganda yung kutob ko sa mga alulong ng aso na yan eh. Baka mamaya eh mapano ka pa sa daan. Oo nga eh. Hindi ka ba natatakot? Eh ayos lang ba sa'yo? Eh bakit naman po ako matatakot? Alagang bonakid yata to, Chong. Batang may laban to. Kaya huwag mo na akong alalahanin. Ang importante, may kasama ka kaysa sa wala. Kung ganon, ala sige. Batang may laban eh. Magbabaon na lang tayo ng bawang at asin para sigurado. Umalis si tatay noon. Kami na lang talaga ni nanay ang naiwan sa bahay. 10 minuto ang lumipas. Hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Camille. Hanggang sa may kumatok sa bahay namin. Nagkatinginan kami ni nanay habang yakap-yakap niya ang kapatid ko. Sino yan? Si Kaelto, Colleen. Nakita ko kasi na umalis si Chong Simon kaya sigurado ako na kayo lang ang nandito. Ah, si Kael pala. Sige, pagbuksan mo lang anak. Ah, sige po, Nay. Lumapit na lang ako sa may pintuan at inikot ang trangkahan nito. Pagbukas ko,
Agad siyang ngumiti sa akin at may kasama pang kindat. Hindi ko yun pinansin. Wala kasi akong panahon sa trip niya. Lalo na't namomroblema kami sa kalagayan ni Camille. Nang pumasok naman siya, agad niyang dinampot ang walis at binaliktad ito. Hindi ko naman siya tinanong kung para saan yon. Basta ko nalang sinara ang pinto. Camille, nandito na si Kuya Kelo. Huwag ka na umiyak. Wala nang aaway sa'yo. Ilang oras na pala siyang umiiyak. Parang kanina ko pa kasi naririnig eh. Hindi pa rin po ba siya okay? Naku Kael, hindi pa nga eh. Pinainom na rin namin ng gamot pero hindi talaga bumababa ang lagnat niya. Mula kaninang alas 6 pa nga ang pag-iiyak nito. Kawawa naman. Bigay mo kaya sa akin, Chang. Baka mapatahan ko. Eh sige nga, at baka magustuhan niya ang hele mo. Kanina pa kasi naming pinagpapasapasahan yan eh. Ayaw talagang tumahan. Nang hawakan ni Kael si Camille, kinarga niya ito at pinadapa sa balikat niya. Nakahinga naman kami ng maluwag dahil tumahan ito. Ngumiti naman ang lalaki at hinimas-himas sa likuran ang bata. Hala nay, ang galing! Tumigil nga sa pag-iyak si Camille. Oo nga eh. Ano bang ginawa mo, Kael? Ganito lang po. Hinagod ko lang po sa likod pero ang init niya po sobra. Nagkatinginan na lang kami ni nanay noon. Sa paghinto naman ng pag-iyak ng bata, nawala rin ang mga alulong ng mga aso. Lumipas ang isang oras, nakatulog ang bata sa dibdib niya. Sobrang himbing na nga nito at ang kamay pa nito talagang nakahawak sa kwintas niya na gawa sa bala. Nakaupo lang noon si Kael sa sofa. Ako naman, tumabi sa kanya at naiiyak sa sobrang pasasalamat. Kasi nga sa wakas, nakapagpahinga ang bata. Si nanay naman noon, panay ang tanong kay Kael kung ano ang gusto niya. Kung kumain na ba o hindi pa, o kung may gusto ba itong kainin. Ang sabi naman ng lalaki, wala at ayos lang siya. Basta abala ito sa pagpapatahan sa kapatid ko. Eh alam ba ng nanay mo na nandito ka, Kael? Oo, Chang. Narinig niya nga yung iyak nito ni Camille eh. Alam niya kasing epektibo yung kamay ko sa mga ganito. Kababata ko lang si Kael, pero sa edad niya ay bihasa na siya sa panghihilot. Ngunit hindi ko alam na kaya rin pala niyang magpatahan ang batang may dinaramdam. Ngayon, sobrang himbing na ng tulog nito at nakakapit pa rin ang kamay ni Camille sa kwintas niya. Kunin ko na lang yung kamay niya sa kwintas mo kasi parang nahihirapan ka eh. Nako, wag na. Diyan na siya nakarelax kaya ayos lang. Sa tingin mo ba ay kinakabag si Camille, ha, Kael? Sinubukan naman niyang pitikin ng dahan-dahan ng tiyan ni Camille. At tunog-kabag nga ito. Dahil to sa kakaiyak niya. Nako, kawawa naman. May asete di mansinilya ka ba dyan, Chang? Nako, meron. Nilagyan ko na siya kanina pero iyak pa rin ang iyak eh. Subukan mo nga ulit. Kinuha naman ni nanay ang asete de manzanilla sa ibabaw ng tukador at ibinigay ito kay Kael. Kinuha naman yun ng lalaki at binuksan. Nilagyan niya ng likidong yon ang palad niya at ibinigay sa akin ang bote para ako na ang magtakip. Kiniskis niya ito sa palad niya at hinaplos sa tiyan ng bata. Habang hinahaplos niya ito, dumidighay siya ng napakahaba. Ganon kasi siya kapag manghilot, dumidighay. Ayon sa kanya hangin raw yon na lumalabas sa hinihilot niya. Napapadighay siya. Kapag wala na raw hangin, hindi na rin siya dumidighay kahit sadyain niya. Oh, mukhang nandiyan na pala ang tatay mo, Colleen. Nang sabihin yun ni nanay, nanahimik kami agad para pakinggan ang mga boses nila sa labas na nag-uusap. May topiko sila na para sa akin nakaka-intriga. Tumayo ako agad at binuksan ang pintuan. Nasagi ko ang walis kaya natumba ito at hindi ko na rin pinansin. Oh, Tay, kumusta? Nakahanap po ba kayo? Oo. Bukas raw siya pupunta dito.
Hindi raw kasi pwede ngayon dahil may binabantayan siya sa lugar nila. Uy, Balit, bilisan mo. Pasok na para masara na agad yung binto. Oo na, Chong. Ito na po. Si Badet na ang nagsara ng pinto pagkapasok niya. Si Kaele hindi pa umimik dahil abala sa kakatitig sa bata. Nagpatuloy lang sa pag-uusap ang mga tao sa bahay. Habang ako naman, kinuha na ang hinuhubad na jacket ni tatay para isabit sa madalas na pinagsasabitan nito. Saan ba kayo pumunta, ha, Simon? Sa kabilang barangay, ikatlo mula rito. Mabuti na lang napakiusapan ko si Mang Berting sa tricycle niya. Yun yung ginamit namin papunta doon. Siya na rin yung nagturo sa akin sa albularya na yun. Albularya? Ibig sabihin, babae? Oo, Dara daw ang pangalan. Nagmula pa ro yun sa ibang bayan tapos may binisita lang dito sa bayan natin. Oh, nandito ka pala, Kael. Opo, Chong. Narinig ko kasi itong si Camille. Walang tigil sa pag-iyak tapos nakita ko kayo umalis. Kaya pumunta na ako dito. Ay, oo nga no. Abay, nakalimutan ko na may pagkamanggagamot ka nga pala. Ikaw pala yan, Kael. Kanina pang titig ko sa'yo ah. Hindi kita nakilala. Ah, oo ako to. Marunong lang ako manghilot, Chong, pero mahina ako sa panggagamot kung halimbawa karamdaman yung tutumbukin. Pero sino nga pala to, Kulin? Hindi ko siya maalala eh. Awkward naman na sagot ng isa at tumingin sa akin na tila nagtatanong. Alam kong hindi niya talaga makikilala si Badet dahil sobrang laki ng pinagbago nito. Mula kasi sa pagiging babae, naging lalaki na. At isa pa, huli nilang kita bata pa kami noon. Narinig mo yung pangalan niya kanina kay tatay, di ba? Oo nga, Badet. Eh akala ko kasi ibang Badet eh. Babae kasi yung Badet na kilala ko, tsaka mahilig yun sa pink. Ah, nako, malabo nang bumalik yung dating Badet. Mahilig na siya sa itim ngayon. Grabe, ang laki na lang pinagbago mo. O paano na yan? Ano nang itatawag ko sa'yo? Pare, ang lakas mo manggulat ah. Sira ulo ka talaga. Kaya lang naman ako laging pink dati kasi paboritong kulay yun ng nanay ko. Ah, ganun ba? Eh, kailan ka nga pala dumating? Bakit hindi kita nakita kanina? Alas tres, nandito na ako. Mukhang wala namang tao sa inyo eh. Ah, mukhang nasa laro pala ako kanina. Basketball sa plaza ba? Pero may iba nga ako, Kael. Mabuti naman at napatahan mo yan. Tulog na oh. Ninusuan ni Badet si Camille sa kandungan nito na tulog na tulog na. Agad namang sumagot si Kael sa tanong niya. Diskarte lang yan. Eh, yung lagnat niya nga pala. Okay na ba, Kael? Eh, meron pa rin po eh. Pero hindi na katulad kanina. Medyo humupa na po ngayon. Buti nga at pumunta siya rito eh. Kasi kung hindi, abay baka hanggang ngayon umiiyak pa rin tun si Camille. Tsaka nay, nawala na yung mga alulong ng mga aso, no? Tahimik na ulit yung gabi, oh. Dahil naman sa talagang namayapa na ang gabi, nagpa siya naman si Kael na umuwi. Binigay niya kay nanay si Camille na mahimbing na ang tulog at saka ito nagsalita ulit. Ah, bale tiyang, pakilagyan na lang po siya ng luya. Tsaka kailangan may kulambo at sa gitna niyo po siya palagi ah. Oo sige Kael, gagawin namin yan. At salamat talaga sa iyo ha. Ang laki ng naitulong mo sa amin ngayong gabi. Mag-ingat ka na lang sa daan. Nako, sa kabilang bahay lang naman po ako. Ang pagitan lang kasi ng bahay namin ay palayan. Papasok pa kaliwa yon at hindi naman yun malawak talaga. Maliit na palayan lang yun ni tatay at sa katabi nun, bahay na nila Kael, katapat ng bahay namin. O sige po, mauna na po ako, Chong.
Odette, pare. Uwi na ako ah. Tawang-tawa naman kami nang tapikin niya sa balikat ang pinsan ko. Halatang hindi siya makaget over sa pagbabago nito at napailing pa. Sino ba naman kasing mag-aakala na magiging tomboy ito kung dati naman ito kikay? Dahil nakatayo naman ako sa may pintuan, dumaan siya sa harap ko. Agad niyang hinawakan ang kamay ko at bumulong. Eh, paano ba yan? Uwi na ako. Wala ba akong goodbye kiss dyan? Pinanlakihan ko siya ng mga mata sabay tingin kay tatay. Mukhang hindi nito narinig pero si Badet, napansin naman siya at hindi rin umimik. Agad ko lang binuksan ang pintuan at kinuha ang kamay kong dinadala niya sa bibig niya. Dumampi pa nga ang labi niya sa likod ng kamay ko bago ko ito nahila. Hay naku Kael, ang dami mong alam. Sige na, umuwi ka na. Salamat sa tulong mo ha, at saka good night. Tatawa-tawa siyang kinuha muna ang wales at ibinalik ito sa pagkakatayo. Bago umatras para maisara ko ang pinto. Nang maisara ko ito, kumatok muna siya at nagsalita. Huwag mo itumba yung walis ha. Oo na, sige na, babay na. Umuwi ka na at magpahinga ka na. Pagkaalis niya ay awkward naman akong humarap sa pamilya ko at talagang nakatingin pa sila sa akin. May ganun kayo, Colleen? Ganun na ano? Anong pinagsasasabi mo dyan? Eh, kailan mo ba kasi siya sasagutin, anak? Ayaw mo ba talaga kay Kael? Hulo, nanliligaw pala yun? Nagpaalam sa akin kaya pinayagan ko. Pinayagan ko kasi may tiwala ako kay Colleen. Alam ko namang magpapaugat muna siya bago niya tanggapin ang lalaking yon. Di ba, Colleen? Simon naman, tumulong na nga ang tao sa atin, ginaganyan mo pa. Hayaan mo na ang dalawang yan. Si Colleen ang magdidesisyon tungkol dyan. Makapagsalita ka dyan para namang sinabi mong tumututol ako. Eh, hindi naman po sa ayaw ko kay Kael, Nay, Tay. May gusto pa kasi akong makita sa kanya. Isa na dun yung trabaho at saka yung determinasyon niya. Tsaka ako kasi hindi pa ako tapos eh. Isa sa rason kung bakit nasa amin si Badet noon. Dahil ang usapan ay sasama ako sa kanya pagbalik niya sa syudad. Gusto ko kasing makatapos muna bago pumasok sa relasyon. Kaya nga sobrang na-challenge ako dito kay Kael dahil sobrang kulit niyang manligaw. Kahit sa harapan ng mga magulang ko, nangungulit siya. At ako naman, todo pigil ng nararamdaman. At hindi pa niya alam yon. Ayoko namang ipahalata. Eh halika na, matulog na tayo. Kanina pa akong inaantok at anong oras na rin kasi. At saka Colleen, sa inyo na matutulog si Badet ha, ikaw nang bahala dyan. Ayoko nang hiwalayan tong si Camille dahil okay na to. Sige po, Nay. Tara na, Badet. Kinabukasan naman noon, umalis agad si tatay at kasama na naman niya si Badet. Ako naman, tuwing umaga talagang nagwawali sa bakura namin. At minsan, hindi ko maiwasang mapasulyap sa bahay nila Kael. Nakita ko siyang nagkakape at kumakaway pa sa akin. Gusto kong umiti noon pero hindi ko ginawa. Dinaan ko na lang sa tighim ang lahat. Ngunit bigla namang naiyak si Camille noon. Kaya napahinto ako sa ginagawa ko at pumasok sa bahay. Oh, Nay! Bakit umiiyak na naman? Eh paano naman kasi? Ang taas na naman ng lagnat. Naku, eh baka nalamigan, Nay. O baka naman kinakabag na naman. Sila tatay naman siguro, mamaya nandyan na. Pansin ko noon kay Camille nang malapitan. Nangingitim na talaga ang mukha niya. Labis akong kinabahan at hindi alam ang gagawin. Balisang balisa talaga ako. At tumakbo na naman ako sa labas noon. Napatingin ako sa bahay nila Kael. Napansin naman niya ako at tulad ng inaasahan ko. Bit-bit ang baso niya ay pumunta siya sa amin. Oh, anong nangyari? Eh, Kael,
Si Camille kasi nangingitim na. Tingnan mo ang taas ng lagnat niya, oh. Eh, umaga naman ah. Grabe naman yan. Pinapahirapan agad yung bata. Baka naman kaya mo itong patahanin ulit, Kael. Pasensya ka na ha at hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. May luya naman siya sa katawan at ginawa ko naman yung ginawa mo kagabi. Pero ayaw talagang tumahan. Hay nako, Camille. Sino ba yung nang-aaway sa'yo ha? Pakihawak nga tong baso ko, babe. Inabot niya sa akin ang baso niya na mainit-init pa. At napangangapa ako sa pagtawag niya sa akin ng babe. Pero binaliwala ko na lang ulit yon nang buhati niya si Camille at pinasandal na naman sa balikat nito. Labis naman ang pasasalamat ko nang tumahan agad ang bata at nakahinga naman ng maluwag si nanay noon. Oh, parang gusto mo lang ako tumira dito sa bahay niyo ah. Eh pwede naman. Sabihin mo lang sa ate mo na sagutin niya ako para dito na ako matutulog. Eh ayos ba yun, Camille? Ay nako, ayan ka na naman eh. Ganyan na nga yung kalagayan ng bata eh. Tsaka ano tong iniinom mo? Kala ko kape, tubig naman to ah. Tubig na mainit. Mainitan lang yung tiyan ko. Eh walang kape eh. Wala kayong kape? Eh nako, ipagtimpla mo nga doon, Colleen. Kawawa naman tong batang to, walang kape. Ginawa ko naman ang inutos ng nanay ko. Si Kael na ang humawa kay Camille talaga. Habang nagtitimpla ako ng kape, narinig ko namang dumating sila tatay. Lumabas ako, dala ang kape ni Kael at binigay naman niya agad kay nanay si Camille. Ako naman, inabot ang baso ng kape sa kanya habang nakasilip sa labas. Nakita ko ang ginang nakasama ng mga ito na may dala pang lumang bag. Nandiyan na yata yung albularya nyo. O siya, uwi na ako ah. Salamat sa kape, babe. Oo na, sige na, salamat din. Basta kung walang kape sa inyo, punta ka lang dito. Oh, Kael, bakit ang aga mo dito? Ah, maganda umaga po, Chong. Eh, nagpatahan lang po ako kay Camille. Tumaas na naman yung lagnat niya eh. Naku, salamat naman, iho. Eh, oo nga eh. Napansin ko din kanina yung pag-alis ko. Uminit siya lalo. O sige po, mauna na po ako. Maraming salamat pala sa kape. Habang pinapanood kong pauwi si Kael, si tatay naman ay pumasok at pinakilala sa amin ang kasama nila ni Badet. Gina, Colleen, ito nga pala si Dara. Siya yung albularya na nakuha ko sa kabilang baryo. Parang pamilyar nga siya sa akin eh. Abay, parang ikaw yung babaeng nakasabay ko sa tricycle la. Yung may dalang bata? Oo nga, naalala ko yun. Albularya ka pala? Magkakilala pa pala kayo, Chang eh. Eh kung ganun, mas maigi na ngang magkakilala kayo. Eh maaari mo bang tignan yung anak namin, Dara? Abay, sige, at kaya nga ako nandito. Susuriin ko ang kalagayan niya. Mukhang hindi maganda ang enerhiya na nararamdaman ko eh. Ngunit bago hawakan ni Aling Dara ang kapatid ko noon, naghanda muna siya ng mga gamit niya. Si nanay naman, umupo sa sofa katabi nito habang kandong niya ang kapatid ko. Habang naglalabas siya ng mga gamit niya ay nagsalita pa ito. Eh, ito na ba yung bunso mo? Ilan ba yung anak mo? Dalawa lang. Ito yung panganay ko, si Colleen. Abay, dalaga na pala. Ang layo naman ng agwat ng edad niya sa kapatid niya. Eh, ilang beses din kasi akong nakunan. Akala ko nga isa lang ang magiging anak namin eh. Kasi ilang beses na kaming sumubok. Lagi kaming hindi pinapalad. Itong si Camille lang talaga ang naibigay sa amin ulit. Naglabas si Aling Dara ng langis at nilagay sa palad sa kahinaplas sa tiyan ng bata. Nagrereklamo ito at nangingiwi na naman ang bibig na gustong maiyak. Maya-maya ay lumakas na ang iyak nito. Naku po, Diyos ko! Mahirap itong labanan! Aha,
Bakit? May puno ng balete dito, hindi ba? Puno ng balete? Ay, oo. Meron sa bandang dulo ng palayan ko. Diyan lang sa likod bahay, oh. Pinapahirapan ang hindi nakikita itong anak ninyo. Random ko ang banta niya. Eh, pasensya na kayo at hindi ko ito kaya. Buhay ko ang kapalit nito kapag tinuloy ko. Ano ho? Nagulat kaming lahat noon nang bigla siyang magligpit. Lumakas pa ang iyak ni kami noon at talagang lumulukot ang mga daliri nito sa binte. Eh, teka Dara, saan ka pupunta? Eh, akala ko ba tutulungan mo kami? Sobrang lakas ng puwersa nila. Sinasabi ko sa'yo, nahihirapan ang anak ninyo. Ang mga hindi nakikita sa puno ng balete na yon ang nagpapahirap sa kanya. Mahirap silang labanan. Buhay ko ang magiging kapalit kung mangingialam ako. Eh, teka lang naman ho. Huwag naman hong ganyan. Eh, akala ko ba albularya ka? Eh, bakit ka po aatras? Malakas nga ang puwersa. Hindi ko kaya. Hindi naman ako kasing lakas na albularya na inaakala nyo. Marunong akong lumaban, pero kapag hindi ko kaya, hindi ko pinipilit kasi ako ang babalikan. Eh, pasensya na kayo. Lumapit na lang kayo sa iba. Eh, pero... Hayaan mo na, Gina. Lumabas ng bahay noon si Aling Dara at pinanood lang namin. Lumung-lumo kami noon habang pinapakinggan ang iyak ni Camille na talaga namang tumitindi na. Si tatay noon, kita ko na ang pagtulo ng mga luha niya. Nakakuyom ang kamao niya sa galit, lalo na't ganon ka nakakaawa ang tinig ni Camille. Bakit naman yung anak ko? Eh pwede naman ako ah. Ano ba kailangan nila? Ano ba kasing ginawa mo sa balete, Simon? Eh wala. Nilinisan ko lang naman yung paligid niya. Nagtabi-tabi po pa nga ako eh. Eh madam mo na kasi doon. Eh paano kung pamahayan ng ahas? Naku naman, Chong. Eh baka may nasagi ka doon tapos nasaktan mo. Ano gagawin natin, Tay? Hindi pwedeng ganito lang tayo. Maghanap kaya tayo ng malakas na albularyo. Diyos ko! Tulong! Nagkukumbersyon si Camille! Tawagin niyo si Kyle! Dali! Naku po naman, Chang! Nagalit pa yata kasi dinalhan ng albularyo! Taranta kaming lahat na lumabas noon nang makita naming nagdidiliryo ang bata. Iyakan kami noon at ako naman, tumakbo na sa kabilang bahay at iyak ng iyak na tinatawag ang pangalan ni Kyle. Agad naman siyang lumabas at sinalubong ako. Bakit? Kyle, si Camille, namumuti na yung mga mata niya. Nanginginig yung katawan niya. Tulungan mo kami, Kyle. Hindi namin alam ang gagawin. Ano? Naku, tara na. Bakit kasi umalis yung albularya niyo? Kumari pa siya ng takbo noon papunta sa bahay. Hindi na niya hinintay ang sagot ko. Si tatay naman noon, nakita kong lumabas sa likod ng bahay at may dala siyang pala. Kumunot ang noo ko noon at napatanong sa sarili ko kung anong gagawin niya. Anong gagawin mo, Tay? Hindi siya sumagot. Mabilis lang ang lakad niya. At ako naman ay alangan na tumakbo papunta sa bahay. Pagpasok ko, nadatnan kong kinakarga na naman ni Kael ang kapatid ko at humihikbi lang ito. Anong nangyari? Eto, tumahan na ulit. Eh, hindi ko nga alam kung bakit kapag si Kael ang humahawak sa kanya eh, tumatahan agad siya. Eh, bakit nga kaya ganun? Sa kwintas ko siguro. Ayos sa inyo. Sa akin lang pwede. Eh, ako lang naman yung may suot ng ganitong kwintas eh. Saan ba kasi galing yung kwintas mo? Saan mo pinagawa at magpapagawa din kami kung yan lang naman ang makakapagprotekta sa kanya? Gawa ito ng lola ko. Batikan na albularya po kasi yun pero malayo po yung lugar nila. Nasa ibang probinsya po. Kapis pa yun eh. Ay grabe, ang layo naman. Eh kung may lola ka naman palang ganun, sa kanya na lang tayo humingi ng tulong.
Ano po ba nangyari sa albularyo na nakuha nyo? Akala ko ba albularyo yun? Bakit umalis? Umatras eh. Hindi raw kaya ng pwersa ng mga hindi nakikita sa balete. Sila daw kasi yung nagpapahirap kay Camille. Kapag nilabanan daw niya, mamamatay siya. Oh? Mukhang hindi pa naman niya nasusubukan ha. Umatras agad? Yun na nga eh. Hinawakan pa lang niya ang bata, umatras na. Teka sandali. San pala yung tatay mo, Colleen? Ah, oo nga pala, Nay. Nawala na sa isip ko. Nakita ko nga pala siya sa likod. May dala siyang pala eh. Ano ka mo? Pala? Naku naman eh, baka kung anong gawin niya sa balete. Kailangan mapigilan yun. Galit yun. Baka magwala, Chang. Hawakan niyo po si Camille. Okay na yan. Nasa kanya ang kwintas. Si Badet noon ay nakalabas na ng bahay. Nakasunod ako at si Kael ay naiwan kong inaabot kay nanay si Camille. Takbuhan kami noon sa likod ng bahay at nadatnan nga namin si tatay. Pinapala ang puno ng balete. Diyos ko po naman, Chong! Huwag mong gawin yan! Akong gantihan nyo! Kung galit kayo, huwag ang anak kong walang amuang-muang! Ako may kasalanan sa inyo! Madapa-dapa pa si Badet noon na umaakyat sa kinaroroonan ng balete. Kanal kasi ang nasa tabi ng pilapil na dinadaluyan din ng malinis na tubig. Hirap pa siyang umakyat dulot nga nang meron siyang katabaan. Ako naman ay umakyat din. Sa sobrang pagkataranta, nahulog pa ako sa kanal. Tay! Huminahon ka, Tay! Baka gumanti yan ulit! Diyos ko naman! Tay, mag-isip ka naman! Chong! Anong ginagawa mo? Huwag yan! Magagalit sila! Sa bilis ng takbo ni Kael ay natalon niya ang pilapil patawid sa kinaroroonan ni tatay. Agad niya itong niyakap sa bewang at hinila pa atras. Huwag, Chong! Wala kang laban dyan! Kumalma ka! Pubutulin ko ang balete na ito. Matapos ko alagaan, ganito pa ang gaganti sa akin. Bakit hindi na lang ako? Bakit anak ko pa? Magpakita kayo! Huwag kayong traitor! Bakit anak ko pa ang pinahirapan nyo? Tama na, Chong! Hindi natin madadaanan lahat sa ganito. Tama na! Ako na kukuha na albularyo. Yung malakas talaga. Tumigil ka lang dito. Badet! Hilain mo! Umatras nang umatras si Kael habang hatak niya ang tatay ko. Si Badet naman ay nakaakyat na kaya nakatulong siya sa pagpigil. Sa kasamaang palad, nahulog silang tatlo. Aalalayan ko pa sana, kaso tatlo sila, kaya nadaganan nila ako sa kanal. Tumunog ang buto ko sa balikat. Damang-dama ko ang sakit ng pagka-dislocate nito. Napasigaw ako ng malakas noon. Hindi naging maayos ang posisyon ng madaganan ako. Sinasalubong pa ng katawan ko ang tubig na umaago sa kanal, kaya mas lalo akong nahihirapan kasi tumatalsik yon sa mukha ko. Hirap akong huminga at dahil sa hiyaw ko, tila natauhan naman si tatay. Colleen? Chong! Badet! Bangon na agad! Si Colleen durog na! Mabilis na nagsibangon ang tatlo at si Kael ang umahon sa akin mula sa tubig. Hindi ko na magalaw ang isang braso ko at parang naiihi na talaga ako sa sobrang sakit. Mabuti na lang talaga noon, napigilan ko pa. Binuhat ako ni Kael noon at tinakbo ako pabalik sa bahay. Sumunod din si tatay na natauhan na at si Badet na ang umalalay sa kanya. Oh, ano namang nangyari sa inyo? Si Chong kasi, pinapaalan niya yung balete. Ginalit niya lalo tapos tong si Colleen na mahulog kaming tatlo sa kanal, nadaganan. Nadislocate yung buto niya sa balikat. Diyos ko naman, Colleen. Hindi na nga okay itong kapatid mo, dadagdag ka pa. Aray ko, Nay. Hindi ko magalaw yung braso ko. Sobrang sakit. Magbihis ka muna.
Saktong dumating rin sila tatay noon at sobrang nag-alala. Sinalubong ito ni nanay ng sermon pero si tatay umiiyak na humihingi ng paumanhin sa akin. Si Badet naman, kumuha ng bago kong damit. Kaso, ang problema, hindi ko masuot dulot nga nang hindi ko magalaw ang isa kong braso. Kumot na lang, pre, Badet, tapan na lang natin siya. Guntingin nyo na lang kasi ang damit niya para maalis. Uwi lang ako ah. Kukuha lang ako ng ointment tapos ihandaan nyo na lang siya. Mabilis siyang lumabas noon. Si Badet naman ang kumuha ng kumot sa kwarto. At si tatay naman ang kumuha ng gunting. Iyak ako ng iyak sa sakit noon habang ginugupit ni tatay ang damit ko. Bumaba naman si Badet na may dalang kumot at tinakip yon sa katawan ko na natatanggalan na ng damit. Patawarin mo ako anak. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Nadamay ka patuloy. Ang sama-sama kasi ng loob ko eh. Parati ko namang ginagawa yung paglilinis doon. Tapos ngayon lang talaga sila nagalit? Eh baka nga daw kasi meron kang nasage, Chong. Paano kung anak din pala kaya si Camille yung napiling gantihan? Eh ano naman kasing kasalanan na walang kamuhang-muhang na bata? Eh ako lang naman ang gumawa. Dahil mata sa mata nga, ngipin sa ngipin. Ganun, wala tayong magagawa sa paraan ng pagganti nila. Ang sa akin lang naman ay sana nag-ingat ka. Pero ginalit mo palalo. Paano kung lumala pa itong nararamdaman ni Camille? O itong si Colin ang gantihan kasi anak mo rin. Hindi ka talaga nag-iisip, Simon. Naku, huwag naman sana, Chang. Eh, pero si Kael pala, ang sabi niya eh, albularia daw yung lola niya. Magaling daw yun, kaya lang eh, taga-Kapis. Eh, kahit saan pa yan, pupuntahan ko. Gumaling lang yung anak ko. Pinahiga ako noon ni Badet sa sofa at tinakpan ng kumot. Saktong dumating naman si Kael at agad akong inasikaso. Kailangan ko namang umupo para maibalik niya ang nausli kong buto, kaya bumangon ako. Kinakabahan ako noon. Paano naman kasi, sobrang sakit na tapos gagalawin niya pa. Relax, huwag kang matakot. Magaling ako sa ginto, di ba? Sa una lang tumasakit pero pagkatapos magiging okay ka na. Eh, natatakot ako, Kael. Baka sobrang sakit niyan. Lakasan mo lang ang loob mo na. Kaya mo yan. Pinikit ko lang ang mga mata ko. Marahan naman akong kinakausap ni Kael habang hinahaplasan niya ng langis ang balikat ko. Tamang tulo lang noon ang luha ko at mas lalong napahiyaw ako nang ibalik niya ang buto ko sa tamang posisyon. At dinig naming lahat ang tunog nito. Aray ko! Aray ko, Kael! Ang sakit! O, ayan na! Bumalik na! Mawawala na yung sakit niyan mamaya. Kinagalaw-galaw niya pa ang braso ko. Masakit, oo, pero at least nagagalaw na. Nagpahinga lamang ako mga ilang oras at siya rin ang nag-alaga sa akin. Si Camille noon, hindi na umiyak ulit. Humahalakhak na kapag kinakausap at dumadaldal pa. Kung iisipin, parang okay na. Nakahinga na kami kahit papano. Ngunit mula sa kinakatayuan, biglang natumba si tatay. Sigawan na naman kami sa bahay at tarantang kumilos ang dalawa. Agad na pinaupo ni nanay si Camille sa kandungan ko. Ano nangyari sa'yo, Chong? Ewan ko. Hindi ko magalaw yung buong katawan ko. Nako, mukhang ito na yung galit nila. Yan na nga ba yung sinasabi ko, Chong eh. Badet, tulungan mo ko. Diyos ko naman! Ano nang gagawin ko nito? Kasunod naman noon ay ang pagsasalita ni tatay na hindi na maintindihan. Pati galaw ng mga braso niya, wala na sa tama. Sobrang sakit makita ang ganong sitwasyon niya. Ako naman noon, inalalayan muna ni Badet na maupo sa dulo na bahagi ng sofa. At si Kael at nanay noon, sapilitang pinapahiga sa sofa si tatay. Hindi na kasi nito kayang itayo pa ang sariling katawan. Pagkahiga ni tatay sa sofa,
Stress na napahinga ng malalim si Badet. Mukhang kailangan na talaga namin ng tulong ng lola mo, Kael. Pwede ba siyang papuntahin dito, Kael? Pwede mo ba siyang tawagan? Ako na lang ang kakausap. Eh, wala pong cellphone yun, Chang eh. Tsaka wala ding signal doon. Eh, kailangan kong puntahan talaga yun. Eh, ang problema nga lang natin, yung pamasahe. Eh, may pera naman po ako. Pero papunta lang po yun. Wala nang pabalik. Ako na sasagot, pre. Meron pa naman ako dito. Eh, paano naman ang pamasahe mo pabalik ng syudad, Badet? Eh, ang pera ko kasi dito, Chang, allowance talaga namin to ni Colin pa syudad. Eh, pero dahil kailangan natin, siguro ako na lang muna yung makakabalik. Hindi ko na muna siya maisasama. Mas importante kasi itong sitwasyon natin na malagpasan natin eh. Kaya sige, gamitin na natin yung pera. Dahil sa naging desisyon ni Badet, walang magawa ang lahat kundi sumang-ayon naman. Nagbigay rin si nanay ng dagdag na pera para pamasahe. Napagdesisyonan din na si Badet at Kael ang aalis para sunduin ang albularia sa Kapis. Bago umalis ang dalawa, nilipat muna nila si tatay sa kwarto para doon na mamahinga para hindi rin kami mahirapan. Ako naman noon, naigagalaw-galaw ko na ang braso ko. Nalamog kasi ang laman ko sa pagka-dislocate ng buto, kaya masakit pa rin. Pero at least kahit papaano, nakakakilos ako. Ay nako, naiinis ako sa tatay mo, Colin. Mas pinalala lang niya ang sitwasyon natin. Nay, nangyari na eh. Intindihin na lang natin siya. Hindi lang siya nakapagpigil ng emosyon niya. Mabuti na lang talaga, meron pa tayong taong maaasahan. Kung wala si Kael at Badet, eh anong gagawin natin? Nahihiya na nga ako, Nay. Pakiramdam ko, ang laking perwisyon na yung nabigay natin kay Kael. Tuwing may nangyayari dito sa bahay, siya yung tinatawag natin. Tama pa ba na pinaghihintay ko pa siya? Anak, kung may plano kang sagutin si Kael dahil sa mga nagawa niya, wag. Hindi yun magugustuhan ng tao. Formal siyang nanliligaw. Bihira ka lang makatagpo ng taong nagpapaalam muna sa pamilya ng babae bago magsimulang manligaw. Huwag mo siyang sagutin bilang pagtanaw ng utang na loob. Tanggapin mo siya dahil mahal mo. Hindi na ako sumagot pa. Ayoko na rin pahabain pa ang usapan tungkol sa bagay na yon. Labas ang usapang love life sa problema naming yon. Kaya naisip ko siguro sakana. Kinagabihan noon, dahil wala si Kael at Badet, binalot kami ng takot ng umaalulong na mga aso. Si tatay noon, nagpapanik, pero wala siyang magawa. Dahil hindi siya makabangon, hindi pa makapagsalita. Kaya ako noon sa kabila ng takot ko, dinampot ko ang nakahigang walis sa may pintuan at binaligtad ito. Ganon din ang walis na nasa kusina. Yun kasi ang bili ni Kael sa akin. At maghanda ng bawang at asin. Lagyan ang buong bahay at yun nga ang ginawa ko. Balik agad sa kwarto, hanak. Baka mapano ka dyan. Opo, Nay. Nakakakilabot kasi yung mga alulong ng aso. Eh, bakit ba ganito, Nay? May aswang ba? Nung nakaraang dalawang linggo lang namang may ganito palagi dito eh. Pero sabi-sabi sa kwento, kapag may umaalulong na mga aso, nakakakita daw yung mga yan ng kayang manakit ng tao. Kaya dito ka na agad sa kwarto. Hahakbang ako noon papunta sa kwarto nang biglang may bumagsak sa bubunga ng bahay namin. Nagulat ako at napatakbo papunta sa kanila. Kumirot ang balikat ko sa sobrang pagkilos ko. Pero tiniis ko yon. Nakaupo si nanay noon sa gilid ni tatay. Kandong niya si Camille at ako naman. Dumikit sa kanila. Ano yun, Nay? Hindi ko rin alam. Basta dito ka lang. Hawakan mo ang tatay mo. May nilalang noon sa bubunga ng bahay namin. Dinig na dinig namin ang angil niya na sumasabay pa sa alulong ng mga aso. Nagsimula na namang umiyak si Camille kaya naman inipit namin siya ni nanay. Tinapik-tapik ko lang ang binti niya at marahan siyang kinakausap.
Huwag kang maingay, Camille. Baka marinig ka ng aswang. Nandito lang si ate, ha? Hindi kita iiwan. Humihikbi-hikbi siya habang si nanay naman. Nilabas mula sa natatakpan na damit ni Camille ang kwintas nito. Huminto ang akmang pag-iyak ulit ni Camille nang pahawakan ko sa kanya ang kwintas. Tingnan mo, oh. Ang ganda, no? Bigay ito ni Kuya Kael. Kapag may ganito ka, hindi sasakit ang tiyan mo, tapos mawawala yung lagnat mo, di ba? Bawat kalabog pa noon sa bubunga namin, napapaigtad ako. Pero nanatili lang kami sa kwarto nila nanay. Si tatay noon, hawak-hawak ni nanay sa braso. Hindi talaga kami umalis roon kahit gaano pa kalakas ang pagkalabog sa bubungan. Wala naman kasi kaming laban kung halimaw ang lalabanan namin. Basta magkakasama lang kami sa iisang kwarto at nakokontrol namin ang pag-iyak ni Camille. Sapat na sa amin yon para manatiling ligtas. Mabuti na lang talaga. Sumapit ang umaga na walang may nangyari sa amin. Nakatanggap lang kami noon ng tawag kay Badet at sinabi nitong aakit pa lang sila sa bundok. Bali nakitulog lang muna sila sa isang tiyahin ni Kael na taga roon. Mukhang bukas pa talaga sila makakarating dito, Nay. Siyempre, malayo yung bundok, tapos wala pa raw signal doon. Ibig sabihin, mga ilang oras pa yung tatahakin nila. Dadaan ulit yung isang gabi na wala sila dito, Nay. Eh, pupuntahan ko na lang muna si Giovanni at kakausapin ko. Sasabihin ko, eh samahan muna tayo dito mamayang gabi. Baka kasi mas matindi pa ang pagdaanan natin dito, eh. Iba na kasi talaga ang kutob ko sa kalabog sa bubunga natin kagabi. Sa sitwasyon kasi namin na kami na lang ni nanay ang makakakilos sa bahay, kailangan talaga namin ng makakasama. Si Giovanni ay anak ng konsihal sa barangay namin na nasa edad naman na higit 30 na pero wala pa rin asawa. Isa rin yon sa madaling hingaan ng tulong. Halos lahat naman ang binata sa barangay namin na lumaki na talaga na taga roon, hindi madamot sa atensyon. Dahil umalis si nanay, ako na muna ang nagbantay kay Camille. Umiinit lang talaga ang katawan nito sa kakakarga namin dahil kabilin-bilinan nga ni Kael. Huwag bitawan ang bata kahit anong mangyari. Hindi ka na mainit, Camille, ah. Okay na ba yung pakiramdam mo? Pwede ka na bang makipaglaro kay ate? Ngumiti siya sa akin. Nagsalita siya pero syempre, hindi rin maintindihan. Nanay, tatay at ate lang ang malinaw sa mga sinasabi niya. Minsan, oo at hindi. Tsaka tatawa-tawa lang. Habang pinagmamasdan ko siyang tumatawa noon, naiiyak ako. Ibig sabihin kasi noon, nagiging okay na siya. At hiling ko pa na sana maging tuloy-tuloy na. Hindi nagtagal ay bumalik si nanay at sinabi ng pumayag si Giovanni. Kaya kinagabihan, nasa bahay ang lalaking yon. Siya rin ang nagpatayo ng walis sa may pintuan at nagkalat ulit ng asin sa loob ng bahay. Muling umalingaw-ngaw na naman ang alulong ng mga aso paglalim na talaga ng gabi. Anong hawak ni Giovanni, Nay? Parang nakakatakot na ewan. Buntot ng hayop ba yun? Buntot ng pagi yun, anak. Balita kasi sa kabilang barangay yung buntis na namatay. Wala tayong kaalam-alam na may ganun palang nangyayari sa lugar natin. Kaya pala yung mga barangay official talagang nagro-ronda. Kagabing araw ay nandito sila, hindi lang natin napansin. Ang hawak niya ay isa yung mabisang sandata. Eh, sino daw pumapatay, Nay? Aswang ba? Base kasi sa kwento mo, parang aswang eh. Oo, aswang nga. Kaya nga pumayag si Giovanni agad na samahan tayo. Kasi may bata dito sa atin. Mabuti nga at hindi na ako nahirapan pang kumbinsihin siya. Naging trabaho na rin pala kasi nila ito. Lalong naging nakakakilabot ang gabi dahil sa mga alulong ng mga aso. Pumasok naman si Giovanni sa kwarto namin at sinabing wag lalabas. Pero siya, talagang lumabas at naririnig namin ang paghahamon niya sa kung anumang nilalang na yon. Pero sigurado talaga ako, aswang talaga yon.
Anong nangyayari, Nay? May angil na akong naririnig. Asong ba yun? Hindi ko alam. Basta dito ka lang. Huwag tayong lumabas. Sumunod lang tayo, anak. Biglang nagsisigaw si Giovanni ng dito-dito daw. Kumbaga, sinasabi niyang naroon ang aswang at nakaharap niya. Naririnig namin ang mga boses ng mga kalalakihan sa labas. At madalas pang salitang naririnig na sinasabi nila, habulin nyo, na ang ibig sabihin, tumakas ang aswang. Ang totoo niyan, gusto kong lumabas dahil gusto kong makita, pero pinipigilan ako ni nanay. Dahil nga sa bukod sa delikado, hindi pa talaga magaling ang pilay ko. Masakit pa rin kasi ito. Magdiwala na lang tayo sa kanila, anak. Magiging okay naman si Giovanni doon. Naririnig ko pa siya eh, basta may tiwala ako sa kanya. Mukhang marami yung kumakalaban sa aswang, Nay. Gaano kaya kalakas yun, no? Eh siguro doble ng lakas ng tao. Kaya nga kailangan nating mag-ingat. Lumipas ang kalahating oras pa noon. May putukan na ng barel ang nagaganap. Nang humupa yon, bumalik si Giovanni sa amin at may sugat ito sa braso. Tatlong mahabang guhit yon na pahalang at nagdurugo. Parang gawa sa matulis na kuko ng mabangis na hayop. Bakit mo naman kasi hinarap, Giovanni? Colleen, hawakan mo nga itong si Camille. Gagamutin ko lang siya. Sige po, Nay. Ayon kay Giovanni ay nakasagupa raw talaga niya ang aswang. Malakas ito kumpara sa kanya kaya nasugatan siya. Pero nahampas raw niya ito ng buntot pagi, kaya sigurado raw na manghihina yon. Hinabol raw yon ng mga nagroronda. Pero ayon pa rito, ang aswang na yon ay kakaiba. May pakpak nga ito, pero nang gamitin ito ang mga paa sa pagtakas, patalikod ito na tumakbo at ubod pa ng bilis. Eh sobrang nakakatakot pala ang nilalang na yon. Eh pasensya ka na ha, Giovanni. Dahil sa amin eh napalaban ka tuloy. Imbis na mahimbing pa sana yung tulog mo sa inyo. Ang sagot naman ni Giovanni ay ayos lang. Dahil nararapat lang daw kaming tulungan sa ganong sitwasyon. Kinabukasan, balitang balita ang nangyaring yon. Binisita rin kami ng kapitan sa bahay at tiningnan ang kalagayan namin. Nagulat siya nang makita si tatay na nakahiga lang sa higaan at napatanong naman siya kung anong nangyari. Sinabi naman namin sa kanya ang totoo. Dahil naman sa sitwasyon namin, sinabi ng kapitan sa amin na tuwing gabi ay magpapadala siya ng makakasama namin na isang barangay official. Siyempre, pinili nito ang mga walang anak. Naku, maraming salamat, Kap. Talagang wala kaming laban dito. Mainit-init na pala ang aswang na yan sa lugar natin eh. Tapos kami dito sa bahay, dalawa lang kami ni Colleen ang makakakilos. Tapos itong si Colleen, may iniinda pa. Naintindihan naman ng kapitan ang kalagayan namin. At nangako naman itong poprotektahan kami. Hindi kasi magkakalapit ang mga bahay sa amin. Lalo na sa bahay namin nila Kael, may palayan pa na nakapagitan. Oras naman ang tanghali. May humintong tricycle sa tapat ng bahay namin. At labis naman ang pagkatuwa ko. Dahil nandyan na sila Badet at Kael. At katulad ng inaasahan namin, may kasama silang matanda. Ano to, Chang? Bakit may dugo sa bakuran nyo? Nako, eh kay Giovanni yan. Nakainkwentro niya kasi ang aswang dito kagabi. Sinamahan niya kami dito dahil nga nung unang gabi na umalis kayo, may kung ano nang hindi magandang nangyayari sa bubungan ng bahay. Para kaming inatake pero hindi lang siya makapasok. Ginawa niyo po yung bilin ko? Yung baliktarin ng wales at magkalat ng asin sa buong bahay? Oo, ginawa namin yun. Kaya hindi nakapasok yung nilalang na yun dahil yun sa panangga. Eh siya nga pala, Chang. Si Lola Maria po. Ito po yung lola ko, Albularia. Lola, si Chang Gina po. Tsaka anak niya po si Colleen. Siya ba ang babaeng mahal mo kamo? Lola naman, huwag naman po diretsahan yung tanong.
Siya po yung ate ng batang pinarosahan daw ng hindi nakikita, sabi daw nung duwag na albularya. At oo na po, siya po yung babaeng gusto ko. Ang ganda po, no, La? Sus, Mariosep kang bata ka. Magtrabaho ka muna bago ka kumerengkeng. Anong ganda-ganda ka dyan? Hindi namang mapigil ang matawa ng nanay ko sa kabila ng lahat. Niluwangan lang niya ang pintuan ng bahay namin para makapasok ang lola ni Kael. Si Camille kasi noon, nakahiga lang sa tabi ni tatay, kaya panatag ang loob naming may kasama siya. Pasok ho kayo, manay. Eh, pasensya na po kayo sa bahay namin ha, maliit lang ito. Aba, eh nahiya naman ang bahay kung walang pinagkaiba sa kubo. Nasaan nga pala si Camille Chang? Nandoon sa tabi ng tatay niya. Hindi ko masyadong pinapabuhat itong si Colleen dahil talagang hindi pa okay ang balikat niyan. Papagalingin ko muna para sigurado. Si Kael naman noon, hinarap ako at hinawakan ang braso ko. Marahan niyang piniga ang balikat ko at tinanong kung masakit o hindi. Dahil masakit pa, sinagot ko na lang ng konti. Kumain muna kami bago namin pinayagan ang matanda na tingnan ng kapatid ko at si tatay. Gumaan-gaan ang pakiramdam ko noon dahil nandyan na sila. Ibig sabihin, mas madadagdagan ang proteksyon namin. Habang kumakain naman, naikwento rin namin sa kanila ang tungkol sa aswang na umatake sa bahay kagabi at nakaharap ni Giovanni. Eh kung ganoong patalikod siyang tumakbo, ibig sabihin ala ng aswang na yon. Malakas at mapanganib yon at mahilig sa bata. Kakaibang aswang pala yun, La. Akalain mo nga namang patalikod siyang tumakbo. Eh parang ang hirap isipin kung paano niya makikita yung daan, no? Paano kaya yun? Malay natin. Baka may mata siya sa likod. Napatingin kami ni Badet kay Kael at natawa sa sinabi niya. Dahil sa pagtawa namin, sinamaan ito ng tingin ng lola. Tatawa-tawa ka dyan, Kael. Baka kapag kaharap mo na ang aswang na yun imbis na lumaban tumakbo ka na lang. Masyado mo naman ako minamalit sa ganyan, lola. Eh para mo na rin sinabi na sa kabila ng tapang mo may apo kang duwag. Eh solid nga tayo, diba? Idol nga kita . Siyempre, dapat patapang din ako. Saka ko lang din napagtanto. Palabiro pala itong si Kael sa lola niya. Madalas kasi sa nakikita ko sa kanila ng ina niya, madalas siyang binubungangaan nito. At opo lang ito ng opo sa ina. Pero sa lola pala niya, iba siya. Naging palabiro at malambing pa. Naisip ko rin noon, mukhang sa lola din nagmana itong si Kael dahil sa kakayahan niyang manghilot. Pagkatapos naming kumain, tumayo ang matanda sa gitna ng bahay namin. Karga naman ngayon ni nanay si Camille. Nakatingala naman ang matanda sa bubong namin habang nilaladlad nito ang hawak na dahon ng buyo. Si Kael naman noon, tagakurot ng tabako para ilagay sa dahon ng buyo ng lola niya. Kasama ang apog at bunga o betel nut kung sa English. Ang bigat ng bahay ninyo! Maraming may galit! Ano kasi, manay? Ang asawa ko nakasagi ng hindi nakikita dun sa puno ng balete. Diyan sa taas ng palayan. Kaya nga itong maliit kong anak ang ginantihan . Tapos sa galit ng asawa ko, ginulo niya ulit yung puno ng balete dun. Ayan, kaya siya ngayon naman ang naghihirap. Ay, nako! Bakit naman niya ginulo? Okay na sana pinalala niyo pa. Okay na po ang alin. Ngunit hindi pinansin ng matanda ang tanong ko. Sinubo na niya kasi ang buyo na may kasamang tabako, apog at bunga. Saka hinawakan ang kamay ni Camille habang inunguya ito. Napasinghap naman ako sa reaksyon niya. Bakit po, manay? Napalapit din pati si Badet sa reaksyon ng matanda. Kahit si Kael, napatanong.
Anong nararamdaman mo, La? Bakit nyo naman sinabi na itong bata ang ginantihan? Nagkatinginan kaming lahat sa naging tanong niya. Agad namang sumagot si nanay. Eh yun ho kasi ang sabi ng unang albularyo na nakuha namin. Pagkatapos isinukuan naman kami agad. Ang sabi niya, matindi ang galit ng mga hindi nakikita. Tapos hindi daw niya kayang kalabanin. Anong albularya? Wala akong nararamdamang enerhiya ng dating albularyo o albularya sa batang ito. At hindi totoong ginantihan ito. Dahil ang totoo, inaaswang ito. Pero hindi niya makuha-kuha ang batang ito dahil may humaharang na pangontra. Ano ho? Agad kaming napatingin kay Kael. Si Kael naman ay napaturo sa kwintas na iniwan niya kay Camille. Nasa kanya yung kwintas ko, La. Yan yung binigay mo sa akin. Napansin ko kasi na kada hawak ko sa bata, tumatahan siya. Kaya naisip ko na baka yung kwintas yung protection niya. Siyempre, galing sa inyo eh. Kaya pinasuot ko. Mabuti naman at naisipan mong ipasuot yan. Pero malakas ang kapit ng aswang. Kulang ito. Eh halika rito. Gina, harangan natin itong enerhiya ng aswang sa kanya. Humakbang ang matanda papunta sa sofa. Tinupi niya ang suot niyang saya sa mga binti niya para makaupo ng maayos. Habang ang bibig niya, nangata na ng nganga. Sumunod naman si Nanay Roon at umupo sa tabi ng matanda. Saka sila nagharap habang si Badete ay napabulong. Eh ano yung albularyo na tinawag namin ni Chong? Nagkukunwari lang? Mukhang oo nga. Baka yun pa nga yung aswang eh. Niloko lang kayo. Diyos ko po naman. May nilagay siyang langis kay Camille. Kaya siguro nadadaig minsan yung pangontra kasi may nilagay pala sa bata. Kung alam ko lang sana, nirekomend ako agad si Lola. Ang bilis naman kasi magdesisyon ni Chong eh. Pinanood namin ang ginawa ni Lola Maria kay Camille noon. May hinapla siya sa buong katawan nito. May ibinulong din sa bunbunan. May nilagay rin itong pamahid sa kamay at talampakan. Pagkatapos, may kinabit siya sa bewang ng bata. Ginawa niya itong belt na may 7 bala na nakakabit. Kapag ganyan yung panangga, malakas yan. Ilang bala na yan eh. Talaga? Ang galing pala ng lola mo, no pre? Ang daming armas sa itim na gawain ng mga masasama. Eh syempre, batikan naman babarang nga, napapatiklop niya eh. Tsaka yung dalaga noon na nakuha ng tikbalang, yung akala na magulang eh patay na pero yung pala kinuha lang, nabawi pa yun ni Lola. Ano? Tikbalang? Totoo pala yun? Oo, totoo yun. Pati Capri nga, totoo sila. Sagay, duwende, lahat ng mga hindi mo makikita, totoo yung mga yan. Kaya nga kapag nasa loob ka ng gubat, hindi ka pwede magingay kasi teritoryo nila yun. Oh, ayan na. Kailangan nakadikit ito lagi sa balat niya ha, para mas maprotektahan siya. Tingnan natin kung makukuha pa niya ang batang ito. Binaba ng matanda ang damit ni Camille at sa kanila rularo ito. Nakahinga naman ako ng maluwag para sa kapatid ko. Eh, ligtas na po ba talaga ang anak ko? Ligtas na ang anak mo. Basta wag mong aalisin ang panangga niya. Eh pero syempre, hindi mo masasabing habang buhay siyang ligtas. Hanggat buhay ang aswang na yon, hindi tatantanan itong anak mo. Nasa panganib pa rin siya. Pero hayaan mo, gagawa natin ang paraan nito. Titingnan muna natin yung asawa mo. Dahil sa nararamdaman ko eh, mas malakas ang hatol sa kanya. Ako naman ang nag-asikaso sa matanda para makapasok sa kwarto kung saan nakahiga si tatay noon. Tiningnan niya ito.
Hinawakan niya sa binti at napailing. Abay, ang lamig ng binti nito. Kinukuha siya para parusahan. Eh, may paraan po ba para mapatawad nila yung tatay ko? Hindi naman alam ng tatay ko na peki pala yung albularya na yun eh. Pahamak talaga ang Aling Dara na yun. Eh, meron namang paraan. Pero nakadepende pa rin sa kanila. Eh, pero kung gusto mong magbaka sakali, kailangan mong magbigay ng 7 alay. Ano? 7 alay? Maghanda lamang kayo ng lambanog, itim na manok at sulog, saging na lakatan, sampagita, kanin na pula, at damit ng asawa mo. Yung suot niya nung araw na nanira siya. Naku naman, saan naman tayo kukuha ng itim na manok? Kung bibili tayo, sigurado mahal yun. Sobra kaming namroblema sa mga panahong yun. Masyadong mahirap para sa amin ang requirements na hinahanap para sa pag-aalay. Mahirap hanapin ang itim na manok. Sinigurado lang muna ng matanda na secured ang bahay namin sa mga masasamang nilalang bago siya umalis. Sa bahay siya nila Kael tumuloy. At natuwa naman ang pamilya ni Toroon dahil binisita sila. Baliin na ito ng ama ni Kael na palayan lang din ang trabaho. Mangungutang na lang siguro ako. At kung makautang man ako, eh Diyos ko, saan tayo bibili ng manok? Sa ibang lugar siguro, Chang. Baka naman may mahanap tayo. Eh masakit nga lang sa pamasahe, Badet. Eh anong magagawa natin, Chang? Yun lang ang paraan eh. Susubukan ko pong maghanap sa bayan, Nay. Baka po meron naman dun. Eh paano naman ang pilay mo? Okay na ba yan? Ilang araw na rin naman to na eh. Mabilis na lang mawawala ang sakit nito. Naagapan naman kasi. Mas masakit kapag tumagal bago mahilot. Namagana kasi yun eh. E, ito naman hindi ganun. Kinagabihan naman noon. Oras ng alas 7 ay dumating na ang dalawang pinagbantay ni Kapitan sa amin. Nagulat ang mga ito nang makita si Badet at lalaki na kung makaasta. Kakilala rin kasi namin ang mga yon, si Manong Dos at Manong Emil. Sa amin na rin sila naghapunan kasi inalok ni nanay. May mga dala ang mga ito na matutulis na kawayan at itak. Ako naman, abala sa paglilinis kay tatay. Pinalitan ko siya ng damit at napansin ko pa noon ang pagtulo ng luha niya. Para bang gusto niyang humingi ng pasensya, pero hindi naman siya makapagsalita. Hayaan mo, Tay. Gagawa kami ng paraan para gumaling ka. At makita ko lang talaga yung Dara na yan, masasampal ko siya. Kahit pa mas matanda pa siya sa akin. Kasi kung hindi dahil sa pagiging peke niya, eh di sana hindi ka nagalit. Nang lumalim na ang gabi, nagsimula na namang umalulong ang mga aso. May mga tao sa labas ng bahay maliban sa dalawang lalaki na nasa loob. Ako naman noon, lumabas. Binaliktad ko na ang walis sa may pintuan. Muli kaming nanatili sa isang kwarto at kandong na naman ni nanay si Camille. Ngunit biglang nagkagulo dahil nagsigawa ng mga tao. Nagpaalam ang dalawang lalaki na aalis muna dahil ang aswang daw. Pumunta sa isang bahay kung saan may mga bata rin. Takot man pero wala kaming magawa kundi ang pumayag. Ayan mo na, protektado naman tayo dito eh. Tsaka nakabaligtad naman yung walis sa pintuan, di ba? Oo, binaligtad ko. Grabe, sobrang bangis yata ng aswang na yun, no? Hindi madaigdig ng mga tao eh. Basta't kahit anong mangyari, huwag kayong lumabas ng kwarto. Ang sabi naman kasi naman ay Maria, basta't nakabaligtad ang walis sa may pintuan, hindi makakapasok ang aswang. Tumango naman kami. Ngunit hindi yata yun ang inakala namin. Dahil kumalabog na naman ang bubungan ng bahay namin. Ano yun? Naku, Badet, nandito siya. Dito lang kayo. Huwag na kayong lalabas. Hindi naman siya makakapasok eh.
Pero nagkamali yata si nanay dahil bigla ang bumukas ang pintuan ng bahay. Hindi na naiwasang silipi ni Badet ang pintuan at napasigaw siya. May aswang dito! Nakapasok yung aswang! Ano ka mo? Imposible yan! Natumba yata yung walis tiyang nung lumabas yung dalawa kanina. Oh, Diyos ko, anong gagawin natin? Asin! Nay, Asin! Nasaan yung garapon? Itong nasa gilid ng higaan. Kunin mo na, dali! Hawakan mo si Camille, hindi ako makayuko! Akin na, Colleen! Nanginginig ang katawan kong kinuha ang garapon na may lamang asin sa gilid ng higaan. Si tatay noon, nagpapanik na rin. Halatang nag-aalala siya. Agad kong inabot kay Badet ang garapon na yon at taranta na itong binuksan. Ako naman, inaapura siya dahil papalapit na ang aswang. Tila nananakot pa ito sa amin dahil dinadahan-dahan ito ang hakbang. Nasa likod pa kami ng kurtina ng kwarto. Nasa labas lang ang aswang. Kalat na rin ang asin sa labas, pero nagagawa pa rin itong apakan. Tila pinipili lang ang parte na walang asin. Isa rin siguro yon sa dahilan kaya nagdadahan-dahan siya. Bilisan mo, Badet! Pahingi ako ng asin! Nang mabuksan niya ito, biglang may kamay ring humawa kay Badet sa kortina at siyang hinila ito. Nabitawan ni Badet ang garapon. Mabuti na lang nayakap ko ito sa tiyan ko. Natanggal ang kurtina ng kwarto na nagsisilbing takip sana. Nasama ito sa katawan ni Badet na hinagis ng aswang papuntang kusina. Badet! Diyos ko po, Badet! Aray ko! Sakit! Walang yakang aswang ka! Dahil may nadukot na akong asin sa kabila ng pagkabalisa ko, dulot ng takot at pagkataranta, nasaboy ko ito agad sa mukha ng aswang kasabay ng malakas kong sigaw. Napaatras ito habang hinaharang ang brasong kulukulubot ang balat. Paatras ito sa pintuan. Lumahis ka dito! Layas! Diyos ko, anak ko, Lynn! Ayos lang ba kayo dyan? Umiyak na naman si Camille siguro dahil sa takot. Sa kakasaboy ko sa asin, napaatras ang aswang. Hindi ko siya tinigilan hanggang sa pintuan. Bala ko kasing patayuin ulit ang walis, pero nang dampotin ko yon sa sobrang panginginig ng katawan ko, nahawakan niya ako sa buhok at nahila palabas. Bumagsak ang katawan ko sa lupa at dinig na dinig ko ang hiyaw ni Badet mula sa loob. Colleen! Huwag ka lumabas tiyang! Ako na! Huwag mo ilabas ang bata! Ang anak ko, Badet! Ako na pong bahala tiyang! Kinaladkad pa ako ng aswang palabas sa bakura namin. Tila ba galit na galit siya at tama nga si Giovanni. Paatras itong tumakbo. May pakpak rin siya. May sungay pa. At sobrang pangit ng anyo niya. Sigaw ako ng sigaw noon at tiniis ang sakit. Kasi habang hinihila niya ako sa buhok, nagagasgasan ang balat ko sa lupa. Lalo na ang binti ko. Mabilis din ang takbo ni Badet noon at tumalon pa para maabutan ko. Nahawakan niya ako sa binti at ako naman nakahawak sa kamay ng aswang na may mahabang kuko na nakahawak sa buhok ko. Colleen! Kael! Tulungan mo ako, Kael! Hawakan mo yung paa niya, Colleen! Hawakan mo para matumba! Ginawa ko agad ang sinabi niya. Saktong tinalunan ito ni Kael. Nang magkasalubong kami sa may labasan ng bakura namin, may hinampas siya rito. Napaangil ng malakas ang aswang. Nabitawan ako ng aswang at hinang-hina ang katawan kong nakadapa sa lupa. Napaluhod rin ang aswang dahil sa ginawa ko. Akong harapin mo, aswang! Galit ng galit ka kasi hindi mo makuha yung kapatid ni Colleen. Kaya siya yung pinagdidiskitaan mo. Akong kalabanin mo, alimaw ka! Habang sinisigaw yun ni Kael, hinahampas niya ito ng buntot pagi. Angil ng angil ang aswang sa bawat tama nito. Samantalang si Kael, wala ng kontrol ang galit niya. Tinulungan ako ni Badet na tumayo. Pagkatapos, kumuha siya ng kawayan sa bakod namin.
At kahit gaano ito katibay, nagawa pa rin niyang baklasin yon. Yon ang ginamit niyang panghampas sa aswang nang mapansin niyang dehado na si Kael. Pre! Tumayo ka kagad! Habang namimilipit pa siya! Ah! Salamat, pre! Sobrang hapdi ng kuko niya! Colin! Ibigay mo to kay Badet! May binato si nanay sa lupa at pagtingin ko, itak yun ni tatay. Agad kong nilapitan yon at dinampot. Ngunit imbis na ibigay ko yun kay Badet, tumakbo na lang ako at itinuso ko yun sa aswang. Umangil ito ng malakas. Ako naman, umiiyak na tinutulak pa rin ang itak na yon pabaon sa tagiliran niya. Para sa kapatid ko to! Sa ginawa mo sa akin at sa mga tao sinaktan mo! Hayop ka! Bigla namang lumabas ang pakpak niya at nahampas ako ng malakas sa muka. Pumaibabaw ang aswang at kahit anong tigil namin, wala kaming magawa dahil tumataas ito. Huli na nang dumating ang mga tao, nasa itaas na ito na pinapanood namin. Ngunit biglang sumingit si Lola Maria at kinausap ang apo niya. Eto, Kael, apo, gamitin mo. Mahina na yan dahil may itak na sa katawan niya. Kapag natamaan mo siya ng batong ito na nilagyan ko ng langis, mas lalo siyang manghihina. Sige po, la. Akin na po. Kinuha ni Kael ang tirador na yon at agad na ipinwesto ang bato. Binanat niya ito ng ubod lakas at dahil taglay niya ang pagiging asintado. Nang bitawan niya ang tirador na yon, ay natamaan niya ang aswang sa taas at umusok ito. Ang lipad nito ay nawala na sa direksyon at biglang hindi na kinaya ang sakit. Bumulusok ito pa ilalim. Ang galing mo, pre! Natamaan mo siya! Ha! Ako pa ba? Baka tirador ng ibon to. Sino mag-aakalang magiging tirador ako na aswang, di ba? Puring-puri noon ang mga tao sa kanya. Agad namang nilapitan ang mga kalalakihan ng aswang na yon. Lumapit rin kami at nasaksihan namin kung paano ito naging tao. Walang iyo! Aling Dara! Lintik na! Ikaw ang aswang? Ano? Siya ang aswang? Ah, kaya pala hindi kaya labanan kuno. Hindi pala niya kayang labanan yung sarili niya. Pakialamero ka! Tandaan mo! Mamatay man ako! Babalikan pa rin kita. Papatayin ko kayo ng lola mo. Aba, eh anong tingin mo sa apo ko? Inosente. Alam namin na kapag mamamatay ka, magiging amalanhig ka. Kaya nga nandito ako para hindi mangyari yon. Asya, sige. Huwag kayong magdalawang isip na patayin ang babaeng ito. Sunugin ninyo agad. Hindi naman yan tao para kaawaan. Nang mamatay si Aling Dara, saka ako naramdaman ang panghihina. Halos wala ng balat ang tuhod ko, binti at mga daliri sa paa. Si Kael naman, nakahawak sa balikat nito, habang si Badet nakahawak sa braso niya. Saka ako lang napagtanto, puro sila kalmot. Sinunod naman ng mga tao ang sinabi ni Lola Maria, na sunugin ang aswang. Ngunit bago yon ay kumuha muna siya ng kapirasong daliri nito sa hindi ko naman alam na dahilan. Tapos na, Insan. Wala nang banta kay Camille. Oo nga, Badet. Si tatay na lang talaga yung problema natin. Dara, ang pangalan ng aswang ka mo. Opo, Lola. Yun din yung albularya na nagsabi na binabalikan si Camille. Kaya daw nagkasakit ng ganun. Ibig sabihin, pakana niya ang lahat ng ito. Tama nga ang kutob ko. Pumasok nga talaga ang aswang na yon sa bahay ninyo. Kaya ganun na lang kalakas ang puwersa niya sa bata. Eh pero syempre, hindi naman niya kaya ang puwersa ko. Kung ang aswang na yon ang nagturo sa balete, na naging dahilan naman ang delikadong desisyon ng tatay mo, ako na ang bahalang magpagaling sa kanya.
madali na lang ito. Pero kailangan ko pa rin ang pulang kanin, sampagita, saging na lakatan, lambanog, at saka damit niya nung araw na yon. Eh, hindi na po natin kailangan ng itim na manok? Ah, hindi na. Itong daliri ng aswang ang gagamitin ko. Dalawa naman ito, aswang at tao. Kinabukasan noon ay nagsimula kaming mag-ipon ng mga dapat naming gawin. Naging madali lang para sa amin dahil may mga tumulong sa amin. Kabilang na doon ang dalawang lalaki na bantay sana namin pero umalis. Humingi naman sila ng paumanhin at nagbigay na lang ng pulang bigas para sa ingin namin pati na rin ang lambanog. Si Giovanni ang nagbigay ng saging na lakatan at kami naman bumili ng bulaklak na sampagita sa bayan. Nagkataon na linggo at araw ng pagsimba. Kasama ako ni Lola Maria noon na nag-alay ng mga yon sa puno ng balete. Pinatong niya lahat ng yon sa damit ni tatay at nagsindi ng kandila sa paligid ng puno. Bali sa harapan nito, may espasyo para sa amin. Kumbaga, nasa loob kami ng pinabilog ng mga kandila at oras yon ng 6:00 ng hapon. Isang maling akala lamang ang nangyari. Mabuting tao naman si Simon. Ang buong akala kasi niya kayo ang nanakit sa anak niya dahil sa panlilin lang ng isang aswang. Sana naman bigyan niyo pa siya ng isa pang tsansa. Patawarin niyo sana ang taong ito. Eto, dala ko ang daliri ng aswang na nagmanipula ng sitwasyon, kaya kayo nadamay. Siya ay naparusahan na rin ng mga tao para sa inyo. Sana naman ay sapat na sa inyo ang handog naming ito. Patawarin niyo na po sana yung tatay ko. Nagkamali lang siya ng akala at alam ko po mali po yung ginawa niya at may nasira po siya sa inyo. Pero biktima lang din po siya kaya nandito po ako ngayon bilang anak niya. Humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Mabuti na lang talaga noon dahil sa ginawa namin. Pagkatapos ng 7 araw din noon, gumaling ang tatay ko. Personal din siyang lumapit sa puno ng balete at nagbigay ng sarili niyang alay bilang paumanhin. Lubos kaming nagpapasalamat kay Lola Maria noon dahil sa taglay niyang galing bilang albularya. Lalo na't malayo ang lugar na pinagmula niya. Pagka-uwi ni Lola Maria, bumalik naman kami sa dati naming buhay. Nakakapanibago lang dahil para pa rin kaming natatakot. Hindi namin mabitaw-bitawan si Camille. Oh, Bebo, unang sahod ko yan. Unang sahod? Eh bakit mo sa akin binibigay? Ibigay mo sa nanay mo. Eh binigyan ko na eh. Pero syempre bilang boyfriend mo, dapat magbibigay din ako sa girlfriend ko, di ba? Hoy, girlfriend mo pa lang ako, hindi mo pa ako asawa. Baliw ka talaga. Itago mo yan, kailangan mo yan pagdating ng araw. Idagdag mo na yan sa allowance mo pagbalik mo sa syudad. Alam ko magastos doon. Mas kailangan mo to. Alam mo naman, nagtatrabaho lang ako para sa'yo. O sige na nga, para na rin kay nanay. Pero syempre, sa inyong dalawa, sino bang aasawahin ko? Alangan naman yung nanay ko. Kaya nga para sa'yo talaga to eh. O sige na, tanggapin mo na to. Simula nang makahanap ng trabaho noon si Kael, hindi talaga siya pumayag na hindi ako mapartihan. Nahiya na nga ako noon dahil nung naliligaw siya, hindi ko sinasagot agad dahil wala siyang trabaho. Tapos ngayon na may trabaho siya, bawat sahod niya may parte ako. Pero lahat naman ng pera na binibigay niya sa akin, kalahati naman noon iniipon ko. Nilabas ko lang yon pagkatapos ng 4 na taon, kung saan ay nangyari na nga ang kasal namin. Nagulat pa nga siya dahil inipon ko talaga yon. Sa ngayon, Miss Clar, college na rin si Camille. Kami naman ni Kael, may 2 anak na rin. At isa na rin akong elementary teacher dito lang din sa amin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Sana po ay nagustuhan ninyo, pati na rin ng inyong mga tagapakinig. Magandang araw po ulit sa lahat.